Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Kamustahan, sumbungan at paglilingkod bayan para sa mga overseas Filipino workers at mga kamag-anak, tagapagtaguyod ng mga kooperatiba at Pinoy organisasyon. Narito na ang programang OFW, Servisyo at Kooperatiba. Sasahipapawid na si kasamang Tirso Paglikawan. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and game. May intro extra, may intro ka pa? Tuloy na. Ang inyo pong lingkod Tirso Nieva Paglikawan sa tanghalang Media House Express sa palatuntunang OFW Servisyo Kooperatiba. Ang atin pong deklarasyon, ang atin pong programa ay sadyang dedikasyon inilalaan sa mga migranteng manggagawang Pinoy at kanilang mga kamag-anak na nasa Republika ng Pilipinas at maging saan mang panig ng mundo. Sa araw na ito, napaunlakan po tayo, mapalad at pribilehyo, isang karangalang maging panauhing pandangal natin ang isang retired police major, veteranong police investigator, ang ating idol, kapatid, Mr. Abilino Abogado. Yes, sir. Good evening, bro. Kapatid, long time no see. Hindi na tayo nagkikita, nagkakausap personal. Kayo po ay inanyayahan namin upang kompleto mapakinggan nyo mula sa ina ng biktima ng abduction at di umano'y tangkang pagsasamantala sa kanyang minor di edad na anak. Yes, sir. Panimulang salita po. Kindly introduce yourself, partner. Okay. Maraming salamat sa pag-imbita mo at ang akin lang mitiin makatulong sa mga naaapi. Yun lang. Opo, sige. Maraming salamat. May ilan pang mga kapwa Pilipinong katulad ninyo na ginagamit ang naging mga karanasan, ang professionalismo para sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipinong pinagkakaitan ng yan. Katarungan. Okay, tama yan. Bro Mervin ang pangalan ng
Ginang Leonida? Po, sir. Ay, sige po. Magpahayag po kayo ng pagbati ng magandang araw o hapon. Opo. Gabi po sa inyo at kayo'y naging ano po sa amin. Nandyan po kayo na handang tumulong sa amin. Maraming salamat po. Katuwang po natin si Ginoong Abilino Abogado sa katiyakang masusolusyonan, matutukoy natin ang suspect sa insidente ng abduction sa inyong anak. Mrs. Leonida, ipapakita po namin on screen ang CCTV footage na ipinagkaloob sa inyo po ng Hotel Sogo Alabang Branch. Panoorin po natin, saka po tayo magsimula ng kwentuhan, pag-uusap, panayam. Bro Mervin, most kindly. Huwag na tatakbo yung sila mga yung tumakbo. After po lang ito na. Naharap pa po yan ng dalawa naming tao eh. Kasi talagang ano niya. Hinabol pa niya. FW na natulungan ko pong na-rescue na pauwi sa Pilipinas. Sino po nag-assist na yan? Mrs. Tess. Yan po yung RG na sinasabi pa namin. Yan isang nagngangalang Tess, taga Batangas po. Kapatid okay. Kapatiran. Okay. Isang kasama. Ang bayaw po ng ina ng biktima, si Alexander Retrato, ay isang guardians. Kung saan ang iniligtas ko po na si Tess Lilianes ang nagrekomenda na tulungan natin sila, ang mag-anak. Okay. Opo. Okay. Pansamantala, habang pinanonood natin ang CCTV footage kuha sa mismong compound ng Hotel Sogo Alabang Sogo. Bibigay komentaryo po tayo mamaya. Okay. Technical people, yes please. Doon na sa mga kaya, magandang sa minuong yung RG para sa pamilya na. Dalawa, sige, magkakasunod na po nating panonorin yung tatlong video. Kasi pinapakita doon yung ilang mga hotel personnel na nakipagtulungan naman nito lately. Na maibigay ang nabanggit na CCTV footage. Ito yung palabas. Ito yung, yan ang itsura po ng ano? Nung ano, nung lalaki? Nung lalaki. Laki. Maliit lang po siya ng chubby. Nakasub kasi yan. Ang type na lang yung tatakbo Ano kaya ng hiram balak naman diyan sila may mga friends. Kaya na po natin ang unang video CCTV footage. Yung pangalawa po. Ay, Merlino, panoorin po natin. Yap, nanonood ako. Opo. Kindly. Kaabili mo mong makikita niyo po nung tumakbo yung bata, anak ni Mrs. Leonida. May posibilidad na pwede niyang banggain, bundulin ang bata. Nakakakilabot. At Kaabilino, kung mapapansin niyo po, kung hindi niyo po kumpleto pang nalalaman yung kabuuan ng kwento, mula sa kanila sa barangay sa Kabuyaw, dinala sa Alabang, Muntinlupa, ang minor de edad na anak ni Ma'am Leonida. Kung nagkataon na doon sa highway ay may mga ilang na lugar o
magubat. Possibly along the way nagawang hindi maganda. Okay. Opo. Ang talagang agenda po natin sa pagpapakita ng kaganapan sa abduction at sa pagtatangkang pagsasamantala sa bata ay una upang ang mga iba pa na mga biktima ng suspect ay lumutang din at magsipagsumbong. Malaki ang posibilidad na sanay siya sa ganyang gawaing paggawa ng krimen. Pangalawa, ibig sabihin, hindi lang ito ang biktima niya. Posible po, Kaabilino. Okay. Ang isa pa, punto, ay yung mga inosente, ignorante na posibleng maging biktima pa. Mabigyang babala o warning natin. Maging mapagbantay sila, mga magulang. Opo. Ang isang ipinagtataka ko, sa hindi naman natin tinatawaran ang galing, ang expertise ng mga kapulisan na humahawak sa kaso, ni isang dokumento, papel, hindi binigyan ang pamilya ng biktima, lalo't higit yung medical certificate, eksaminasyon sa bata, ano man ang physical na kondisyon niya. Mali yun. Very much aware naman tayo dun sa special operating procedure o sa tamang proseso. How come? We were very surprised last Friday knowing the mother herself was not provided with any document, specifically the medical certificate or the result of the medical examination. Nakuha na naman ang statement si Mrs. at saka yung bata? Mrs. Judifer Leonida, sagutin niyo po si... Sir? Nakuha ka na ng salaysay ng pulis, pati yung anak mo? Opo, sir. Sino pumirma, anak mo o ikaw? Bali, ano po, sir, ako po. Tsaka yung anak ko po. Okay. Doon sa salaysay mo, hindi ka binigyan ng kopya ng pinirmahan mo? Bibigyan ka noon. Mrs. Juniper Leonida, gusto kong maikwento mo kompleto kay Kaabilino Abogado ang kabuhan na nangyari. May binabanggit si kapatid Alexander na sa Hotel Sugo, may tao na nakipag-usap sa'yo, may iniaalok na pera. Paglilinaw. Yun nga po, sir. Yung asawa ko po, bali, kinausap po nung ano. Sino po? Bali, yung police po, sir, at saka yung ano. Yung magbanggit po kayo ng pangalan? Manager po nung ano. Manager po nung Sugo, sir. Sugo. Opo. Kwento. Na hotel po. Sabi daw, magbibigay na po sila ng ano po, sir, yung financial na suporta po sa ano sa amin po. Ano ang kapalit? Abang wala naman po, sir. Kaso parang ano ko po, sir, parang ganun, idadaan na lang po sa ganun po, sir. Pang-ariglo ba 'yan? Pang-ariglo ba 'yan o pang-suporta sa para mahuli? Ay, inaariglo ba kayo nung parang gano'n na po, sir, ang mapupuntaan siguro doon kasi pag tumanggap kami sa kanila ng gano'n na pera. Magkano'ng halaga po yung ibinibigay sa inyo? Ay, sabi po, sir, nung ano po, hindi daw po tataas ng 20 po, gano'n lang po. Ibig sabihin, kilala nila yung suspect kasi tinutulungan nila eh. Hindi po alam, sir. Kaya nga. Babae po ba yung manager ng Hotel Sugo na nakipag-usap sa inyo? Lalaki po, sir, eh. Nakilala niyo po ang pangalan, nalaman niyo ang pangalan? Parang hindi ko po sir, natandaan po eh, pero nandun po yung nakasulat sa doon sa report ng Sugo po, sa blatter.
Nakuha po ba? Sige po, Kaabilino kayo po magtanong. Paano kayo nakarating sa Sugo? Kasi isinama kayo ng pulis? Opo sir, nung date ba 'yon? July 26. July 26. Umaga po noon sir. After po nung nangyari pong nagpunta po kami doon. Nag-request po kami ng CCTV. CCTV po na titingnan po namin sir. Hindi kayo pagbibigyan pag wala kayong kasamang pulis? Opo sir. Oh, yun po kaya nga. Yun po ang kasama namin pulis sir, yung din po na parang ganun po. Liwanagin mo pagsasalita mo, Mrs. Wala yung parang yung talaga nangyari. Ikwento niyo po ng kompleto, huwag po kayong natatakot. Kasi si Kaabilino abogado po. Nangyari na yan eh. Ay kasama okay. Nating tutulong. Ma-solve yung kaso. Ibig sabihin, kung inaariglo kayo ng huwag kayong management, kilala nila yung suspect. Apa. Hindi po sir. Ha? Paano? Hindi po nahuli yung sir eh. Yung suspect po, hindi pa po na-identify po. Kaya nga, dinala kayo ng pulis sa Sugo para mag-imbestiga sa madaling sabi. Opo, diba? Sir. Paano nag-offer sa... Kaabilino, abogado, pahintulutan niyo po muna ako na makapagsalita. Ikaw muna. Mrs. Jennifer Lunida, para sa kalinawan, sa kabuuhang kwento, umpisahan niyo po ulit na galing nang kayo ay ipinatawag ng pulis Muntinlupa, ang anak ninyo ay nasa presinto na. Galing Kabuyaw, pinuntahan niyo ang anak ninyo na nasa presinto na. Opo, noong July 26. Opo, sa barangay po. Magkasama kayo mag-asawa. Barangay po ng... Opo, sir. Balik. Sa inyo? Opo. Ibig sabihin, ang galing anak... Galing po kami ng balik, sir. Hindi po ba pagtakbo ng anak ninyo, diretso siya sa kapulisan, sa station ng pulis? At galing kayo sa Kabuyaw, sinundo nyo ang inyong anak? Opo. Ikwento nyo po ng kompleto. Kasama po natin ang nire-respeto po nating veterano expert sa pag-iimbestiga sa mga tulad na kaso. Siya po ang magiging kaagapay ng inyong lingkod upang matukoy ang suspect at madakip sa lalong madaling panahon. Kaabilino, yung litrato na ipinakikita po natin na larawan ng suspect, computer generated lang po siya, pinagsama-sama ang output ng drawing per description made by the victim. Mahirap nga hanapin 'yon, pero yung motor maaaring nakuha yung plate number ng motor. 'Yon, yes, isa 'yan sa opo, mga pagtuturo. Ang totoo, Kaabilino. Sige po, Mrs. Jennifer. Malaya po kayo. Sige po, malaya po kayo magkwento, huwag kayong natatakot. Sige po. Mrs., huwag kang matakot, Mrs. Tutulungan ko kayo kahit Hindi ako otoridad, pero tumutulong ako sa mga naaapi. Ma'am Jennifer, kaya ko po dagdag ko lang po sa sinabi ni Kaabilino abogado, kung kaya ko po siya pinakiusapang maging kasama natin ay upang siguraduhin na masosolve natin ang kaso ng inyong anak. Hindi man masolve, maging tulong sa mga mabibiktima pa niya. Sige po, magkwento po kayo. Alisin niyo po yung pag-aalala o takot. Sige po, yung totoo lang. Mula sa inyo, Mrs., sinakay siya ng motor nung mama. Ibiniyahe papuntang Sugo. Galing Kabuyaw, Laguna to Opo, sir. Alabang Hotel Sugo. Sugo, Alabang.
Doon ba sa pagbibiyahe nila, may dinaanan pa sila sa kabukiran, kung saan man, sabi ng anak mo? May dinaanan pa sila? May dinalaan po sila, sir. Dalawa pa daw po, sir. Eh. Hindi lang po matandaan po ng bata kung anong lugar po, sir. Pero dalawang beses daw po sila pinagdihan po. Okay, nung unang, doon sa unang dinaanan, ginalaw ba siya? Hindi raw po sila pinapasok. Hindi, sir, kasi hindi po sila sponsor eh. Kasi minor po yung bata. Hindi po sila pinapasok po. Kahit ano ba yung pinapasok nila? Bahay or motel? Obviously. Kwento po ng anak ko, sir, madaming kwarto, tapos... Okay, motel, ano po, motel. Yung kanggan, motel siguro, sir, yung... Doon sa pangalawa, hindi rin, anong nangyari? Hindi din po sila tinanggap, sir, kasi minor pa din po yung bata. Okay, doon sa pangatlo... Tapos sa pangatlo, sugo po, tinanggap po, sir. Wala man lang, hindi tinanong yung bata, dumiritso po ng drive, ang tawag doon? Driveway? Yung driveway po, sir, dumiritso na po yung motor. Iniwan yung bata doon sa may motor, bumalik si yung rider po doon sa inausap po yung room boy. Room attendant po yata yun, sir. Tama po. Hindi, doon pupunta yan doon sa information. Mag-check-in. I-check-in niya doon sa information. Ay, hindi naman po, sir. Wala naman silang pinakita sa amin na sir. Na record po nung logbook nila. Kapatid, mawalang galang. Kapatid Abilino, abogado, ang Hotel Sogo po ay mayroong area, special entrance whereby ang kinikater nila talaga is mga motorcycle riders at saka may mga customer na nakasakay sa kotse. Pagpasok sa hotel, hindi ito dumadaan sa information. Diretso na po ito sa kwarto mismo at nakasarado na kagyat ang pintuan ng room na pipiliin pupuntahan nila. Ang paniningil, boy na lang po pupunta sa room. Opo. Nasa loob na siya. Doon pa lang makikita niyo sa CCTV footage kung saan escorted by the room boy na sana nakita niya na bata ang angkas ng rider. That alone is enough. Hindi, ganito. Kasi ang Sogo, kahit minor, kahit pwede nila tanggapin. Pero kung dadaan sa main entrance, doon po sa harap na bahagi kung saan may information table, nandun yung mga, iba po ang daan ng riders at mga nakakotse na mga customer. Okay. Ang dapat nating alamin kung nakuha ang plate number ng motor. Eh malamang yan, makukuha ng pulis yan. Kasi mabagal naman yung takbo ng motor at saka huminto yun eh. At obligasyon ng nakunin yung plate number ng room boy yung motor. Papanagutin natin ang room boy at ang Hotel Sogo manager. Oo. Okay, nagpunta na kayo sa police. Iimbestigahan 'yon kung nakuha yung plate number, kung ano ba naririnig mo nung mag-uusap yung police at saka yung management, Mrs. Bali, sir, yung pag-usapan wala pong sir, hindi po nakuha yung plate number ng motor po. Yun po ang sir, kasi malabo. Okay. Okay, tapos paano napunta yung usapan na babayaran kayo, bibigyan kayo ng pera? Paano ba pagkakasabi? Nung balik na kami, sir, nung umaga po. Umaga ng yun, 27. Kasi 26 nangyari yung insidente. Kinabukasan.
Kinabukasan po. July 27, kasama ang pulis, pumunta kayo sa Hotel Sogo? Opo, sir. Ang pulis ba? Oh, at saka... Ang usapan doon? Ang usapan po doon, sir. Ito, iniintab... Sige. Ang usapan doon, sir, ay nung sabi nung ano, hindi na ano, tinanong ko ako ng ano, nung nag-usap na po kami doon sa room nung mga ano, kasama po yung boss eh. Sabi nung ano, nung pulis at kung ano ang plano namin sa kaso sa doon parte doon sa nangyari po sa anak ko, sir. Eh sabi ko naman okay. Po, gusto ko makapag ano ng file ng kaso po sa ano sa Justicia. Doon sa Justicia, Justicia. Opo. Justicia po para doon sa ano, sa anak ko po. Okay, okay. Eh sabi kung ano paano tayo makapag-file ng kaso kasi hindi natin ma kilala. Ano yung plate number, kuha yung plate number ng motor, tapos yung CCTV daw po ay malabo po. Mm-hmm. Hindi, napapaliwanag yan kung gagamitan talaga ng totoo. Sige. Tapos, paano nakapag salita yung may-ari o yung manager tungkol sa pera? Bro. Binigyan ba kayo ng pagkakataon ng pulis? Pinag-usap kayo? Pauwi na po kami, sir. Lupa. Sige po. Bali nang umuwi pa kami, pauwi na po kami, sir. Kinausap po, tinawag po nung ano, nung pulis na yung asawa ko po. Na gusto daw po makausap yung asawa ko nung manager po nung hotel po ng taga-Sugo. Yun po. Tapos nag-usap? Tapos nung ano, nag-usap na nga po. Bali, narinig, ikaw nga. Narinig mo usapan? Narinig mo usapan? Magandang gabi po, sir. Oh, sige. Anong naging... Bro, Alexander, sige. Ikaw magkwento. Opo. Ako po yung kamalang bata, sir. Sige. Bro, Alexander, yes, please. Amang. Ah, kayo po ang tatay. Okay. Sige po. Magaling sabi po, sir. Ganito po yung pangyayari. Ano po, sir? Opo, ito po kami. Ganito po yung pangyayari na naisip lang po namin naman ba na kumbaga, tarang ang mangyayari po yata ay tira-tira. Ako po isang hanak lang pong helper tracking. Sabi ko po, hindi ko po kayang tanggapin yan. Kung yan po ang pupuntahan natin. Sabi ko, ako po naman naabali na. Gusto ko po magkaroon ng kaso. Makasuha po. Mabuti po. Salamat po. Gusto ko po magkaroon ng kaso itong kwan ito. So, bilang ama. Teka. Sinasaluduhan po namin kayo. Ano ang pagkakasabi ng manager sa'yo? Bro. Ano ang pagkakasabi ng manager sa'yo? Sabi po sa atin yung police. Ay, ano po lang po naman. Pwede daw po kaming tulungan sa financial daw po. Ganito po, tangyari. Bibigyan daw po kami ng financial sa mga gastos. Pag-gastos nila doon sa patrol, nagamit po namin. Ng barangay. Para hindi na kayo magreklamo. Hindi ko po alam nyo, sir. Basta po, ang sabi po sa akin ng bara ng manager ay handa mo naman po silang tumulong sa abot ng kanilang makakaya sa financial po ba? Ngayon po, sir. Pati hindi mo tinanggap, financial pala yan. Hindi naman yan ariglo. Opo, sir. Yun po. Ngayon po, sir, ay kukuha pa daw po ng approval sa may-ari po ng hotel. Tama. Ini-establish ko lang kung may malis yung pagbibigay ng pera. Ha? Tama po. Tama kayo, Kabili. Bro. Bilang ama. Sige. Yun naman po, sir. Tumanggi po ako, sir. Tumanggi po ako doon sa kanilang offer na yon. Dahil nga po,
Ang pulis po na... Nakilala niyo yung pulis? Kilala niyo po yung pulis? Anong pangalan? Po. Hindi po namin kilala yung pulis, sir. Pero kilala po. Matatandaan, mamumukhaan ninyo yung pulis? Opo, sir. Kailangan ma-report natin kay PNP chief ang ginawi ng pulis. Opo, isang critical na kaso. Isang nakaka-alarmang kaso tapos ganun ang pagtrato ng pulis na nag-escort sinamahan ka sa Hotel Sogo. Hindi ata ka nais-nais ka, Abilino? Opo. Hindi, hindi. Yung pagpupunta ng pulis doon, kasama sila para imbestigahan yung Sogo. Opo, naturalmente. Pero yung siya ang mamamagitan sa Hotel Sogo manager at sa magulang, sa ama, para pag-ayusin o di umano ay bigyan ng suporta pinansyal, at that time, medyo kasuspetsa, kaduda-duda po. Hindi. Mayroon nga, mayroon. Kailangan natin maiparating sa Philippine National Police Chief ang insidente. Okay. Pagkatapos nyo sa Sogo ng kasama pulis, saan kayo dinala ng pulis? Pumunta po kami Mister. Sa police station po. Sa presinto, sa presinto. Sa presinto. Opo. Tapos, ano, ginawa sa inyo? Kinunan ulit kayo ng statement sa laysay? Bago yung nakausap na lang po, sir, ay ako po na may nagkwa na rin po kasi ang in-interview po talaga yung anak ko po at saka yung po itong asawa ko. Hindi ko na po alam kung ano po yung pagsusuri nila. Sige po. Yes, sir. No. Nung pagbalik na namin, sir, bali, ano po, yung wala naman pong ano, sir, eh, kasi umuwi na rin po kami. Okay, bago yung... kayo naghiwalay. Bago na kami naghiwalay, sir, bali, sabi ng pulis. Bali, sir, naghiwalay na po kami dun sa Sugo, sir, kasi babalik na po sila ng ano eh, ng ano nila. Hindi na kayo sinama ulit sa presinto? Hindi na po, sir, kasi pauwi na po kami, sir, eh. Gabi na po. Okay. Yun, sir. Abilino, abogado. Kapatid, ang isang malaking palaisipan sa akin, kahit sana hindi humihingi ng dokumento ang mga magulang ng biktima, kusang loob na ibibigay ng mga investigador ng kapulisan ang kopya ng dokumento ng kaso. Nakapagtataka na ni isang papel, hindi sila binigyan. Kahit man lang yung statement, yung salaysay baga na pinirmahan, nakalulungkot na nila yan. Wala silang kopya. Ma'am Jennifer Leonida, hanggang ngayon, wala pa bang ipinadadalang kopya dokumento sa inyo? Yung kopya lang, wala po, sir, eh. Kasi yung nasa akin lang, yung kopya lang po nung nasa Sugo po, yung galing po nung blatter. Opo, blatter po lang po yun, sir. Pero yung mga... Logbook po siguro ng listahan ng mga pumapasok sa Sugo. Blatter sa Sugo, bro. Oh, walang blatter sa Sugo. Baka ang sinasabi ni Madam, logbook ng mga registry in. Ayun po yung nasa... yung sa... Ano may po pangalan nung... yan doon. May pangalan na inilagay nung nag-check-in. Bro, nakita mo ba yung... Wala pa silang ibinibigay na papel sa akin, Abilino. Ma'am Jennifer, padalang kunan nyo ng picture, padala nyo po sa amin, sa akin, at ipo-forward ko kay Abilino. Yung sir, nasa akin po eh. Yung pinorward ko sa inyo, yung blatter lang po na talaga yun na galing sa ano, yun lang pong hawak ko, sir. As in, wala talaga akong hawak ngayon, sir. Kapatid Alexander, pakikisuyo, ipasa sa akin, wala akong natatanggap. Yung mga ano... Sa dahilang nagpakilala ang suspect na taga Lalamove daw siya, pwede nating pakiusapan ng Lalamove upang sa kanilang
profile ay ma-reconcile ang computer generated ano picture ng suspect separately. Kung ma-identify sana natin ang plate number, we may as well ask the Land Transportation Office to determine who is the owner of the motorcycle. Ginagawa na ng police yan, bro. Ginagawa na. Very unfortunately, mabagal po ang proseso. Nangyari ang insidente ka Abilino 26 July 2023 pa. Up to this date, August. Negative. Wala eh, hindi, update. Ibig sabihin, may mga request na yan, bro, may mga request na yan ng police kung talagang inaasikaso nila. Mabuti, sana. Salamat. Closely coordinating po tayo, ka Abilino, abogado. In my part, on my end, I will be sending an official letter request to the Chief of the Philippine National Police for him to closely monitor this instance. Diyan na muna, bro. Opa. Bro, diyan na muna sa Muntinlupa. Sa Chief of Police, sa Chief of Police ng nakakasakop na presinto. Oh, copy provided po ang ano, I will copy provide the office of the Chief PNP. Copy parnit muna ang Chief PNP. Thank you po. Kaabilino, salamat. Ang okay, ngayon ganito, bro, yung may advice ko. Yung CCTV na malabo sa motor habang nakaparada, nakaano yan eh, o kaya paalis, makukuha yan, bro. Mapapaliwanag yan, makukuha yung number completely. Actually, Kaabilino, okay? Actually, Kaabilino, yung last Friday show, yung programa po namin last Friday, na nakuhanan sa Barangay Bantik sa Kabuyaw, ang ano ang plate number. Yun. Unfortunately, kapag ini-enlarge po, basag siya, ipapasa forward ko po sa inyo rin para baka ma-interconnect natin yung dot. Makakatulong ang DICT. Ah, sige or po. Or IT na kung sinong may alam kang IT mo na kaibigan, kuha yan, bro. Ah, sige po. Yung mga okay. Technical people natin dito sa Media House Express Studio, mapakiusapan po natin okay. Mabuo. Pangalawa, yung management ng Lala Move. Masosolve yan. Opo. Nagpakilala siya na di umano siya ay rider ng Lala Move. Kaya nagtiwala ang anak ni Ma'am Jennifer na sumama para tulungang matukoy yung paghahatiran o pagdideliveran sana di umano nung pakete. Mrs. Jennifer Leonida, bagamat sa ngayon ay hindi pa po natin hawak ang medical, ang resulta ng medical examination sa inyong anak, kung saan dapat ay kagyat kayong binigyan ng mga ng kapulisan, sa kwento privado, personal ninyong dalawa mag-ina, ano po ang kumpisal ng anak ninyo sa inyo? Mawalang galang. Siya po ba ay... Ano po, sir? Ang kwentong po niya, sir, yung ano daw po, yung bali, dalawang beses po siyang in-attempt na ano. Tapos... Opo. Sige, huwag kang mahiya. Sige. Pinipilit po nung ano, nung rider po na ipasok, pero ayaw daw po. Kasi maano pa po sir eh, maliit na ba daw po eh. Tapos nung pangalawa daw po, nilagyan ng BB oil daw po yung ano niya. Tapos ipinasok yung daliri po. Nangahulugan na nahubaran po ang inyong anak? Hinubaran po siya? Opo sir. Ito na po yung... Pinatungan. Ito na po yung sa mismong Hotel Sogo nangyari? Opo, sir. Sa mismong loob po. Sa kwarto. Oo. Pinatungan daw siya ng lalaki? Opo, sir. Pero, nakapatong? Opo. Pero hindi daw... Bro, nakapatong daw? Opo. Pero hindi daw...
Nakataka yung sagutin mo lang yung tinatanong mistress. Nakahubad din, nakahubad na si ba yung anak mo, nakahubad din yung lalaki? Opo. Itinerate kaabilido. Nakuha na natin yung punto. Kung hindi man actual. Bro, ganito. Naipasok man o hindi yung demir kissing o private parts constitute rape. Opo. Well, established na natin na ano may entry because yung ano yung paggamit ng daliri ng lalaki. At any rate, ang obligasyon ng kapulisan sa inyo ay ang bigyang kopya kayo ng medical certificate resulta ng medical examination sa inyong anak. We may file dapat, appropriate kahit, ano, request. Kahit hindi hingin yan, ibinibigay talaga yan ng polis. Pero may... Opo. Sabi po na police sir, iba ay nung ano nag-ano sa amin, bawal daw po at confidential. Kaya walang confidential diyan. Kasi kayo ang party, kayo ang complainant. Kasi bro. Obviously, kaya iniipit cover yung papili. Huwag yung pasay, ano huwag yun. Nakalulungkot na mismong mga police ang nananamantala sa kainosentehan, pagiging ignorante ng mga biktima. Yung sabihin yan sa inyo na may confidentiality, hindi kayo ibang tao. Kayo mismo ang ina ng biktima. Karapatan ninyo bilang magulang ang mabigyang kopya ng lahat ng kopya ng dokumento ng kaso. Mas particular ang medical certificate. At any rate, makararating sa tanggapan ng mismong hepe ng Muntinlupa City Police Station ang report, ang insidente, letter natin, copy provided the chief of the Philippine National Police. Kabilino, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong tanggalin ang pangamba o takot ng pamilya. The last time na sinabi nila sa akin, natatakot sila dahil may media coverage tayong ginagawa. Gusto ko manggaling sa inyo, Mrs. Jennifer Leonida, ulitin nyo yung nararamdaman yung takot. Nandito si Kaabilino Abogado para magbigay advice payo sa inyo kung hindi kayo dapat na nangangamba o na duduwag sa dahilang kayo ang biktima. Sige po, sabihin nyo yung takot nyo. Kasi natatakot po akong ano sir eh, yung baka maulit po ulit yung ano yung sa anak ko kasi nandiyon pa sa labas yung ano sir eh. Yung may nananakot ba mayroon? May nananakot ba? Wala. Wala naman. Wala po. Pero nag-aalala lang. Po, nag-aalala kami na malay baka maulit ulit kasi nandoon pa yung ano, hindi pa mahuli po eh. Yung suspect po eh, yung tao eh. Sige, kunin mo yung numero ni bro. Kunin mo yung numero ng polis. Kung mayroon kang pinaghihinala, kung mayroon kang nakikitang kaduda-duda, kahinahinala, itawag mo kay bro, itawag mo kay presinto. Apa. Okay? Apa. Kahit na ako, pwede nyo ako tawagan. Okay. True bro. Ibigay ko po ang telepono nyo sa kanila, Kaabilino. Okay. Mm-hmm. Sige, at nakahanda tayo tumulong dyan. Kung may nananakot sa inyo, babantayan ko po kayo 24 oras. Maraming para salamat, Kaabilino Abogado. Gusto ko lang dagdag kwento sa inyo po. Sa City of Dasmariñas, Cavite, kamakalawa, ay may nangyaring kaso din ng panggagahasa. Ang mga suspect, apat na mga persons of interest. Rider. Dalawa ang biktima. Rider. Opo. Dalawang minor di edad din po ang biktima. Kagyat, si Congressman Barsaga ay naglabas ng anunsyo sa sino mang makapagsusumbong ng lokasyon ng mga suspect ay pagkakalooban ng halagang 400,000 pesos. Kung kaya sinamantala ko po rin ang panawagan pagkakataon na iparating sa kasalukuyang Netizen. Kongresista ng Laguna, sumasakop sa Kabuyaw,
na baka sakali gayahin niya ang sistema, ang inisyatibo na ginawa ni Congressman Barsaga ng Dasmariñas City, Cavite. Sa aking panawagan, sa atin pong Facebook page ng OFW Servicio Cooperativa, particular na tinukoy po natin, hinihinging atensyon kay Kagalang-galang Ruth Mariano Hernandez, Representative, 2nd Congressional District, Laguna, na paglaan ng pansin niyo po ang kaso ng pamilya ni Ginang Juniper Leonida. Gawin din po ninyo sana ang kahit anong pagkilos upang kagyat masolusyonan, matukoy natin ang suspect sa abduction at rape ng minor de edad, 13 years old, na taga Cabuyao, Laguna. Official personal, formal po tayong magpapadala ng liham kahilingan sa nabanggit na kongresista ng Laguna. Nais din po nating sa pamamagitan, for in behalf of Juniper Leonida, nais naming magpasalamat sa barangay, sa Bumubo, sa barangay Bansik, sa Cabuyao, sa ginawa nilang pag-asiste, tulong sa pamilya, kasabay ng panawagan sa punong alkalde ng bayan, na sila ay tulungang pinansyal, bigyang suporta moral. Ma'am Juniper, baka po may pang mayroon po kayong parting words o nais pang sabihin, ipaalam sa publiko, sa amin, ano pong mensahe niyo pa na nais niyong iparating? Ano, sir, bali, maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyo, dahil nandyan po kasi, nandyan po kayo, handa po kayong tumulong sa amin. Tapos sa mga dito sa amin, sa Bumubo ng Barangay Bandik po, sa aming kapitan, kay Kapitan Philip Austria po, sa pagbigay niya ng suporta po sa amin sa para makapag ano kami ng mobile magamit po. Tapos sa mga bawsi na nag-ano po sa amin, maraming po salamat pa nila. Willing po sila at handa po silang tumulong para ano po yung kaso, maresolba po yung kaso para sa aking anak at makamit ng anak ko yung hustisya po na para na nangyari po sa kanya. At sa aming mayor po, sa nananawagan din po ako na sana matulungan po kami para mabilisan pong mahuli po yung ano po, yung salarin po. At sa lahat po na tumulong sa amin, maraming salamat po. At nandyan sila, nandyan po kayo. Handang tumulong para makamit po yung isya po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Juniper. Nagsisimula pa lang po tayo ng laban. Mas magiging madalas po yung pag-uusap natin sa ating programa hanggang hindi natin napadadakip, nakikilala ang suspect. Kaabilino, abogado, parting words, pagbibigay okay, mensahe. Mrs. Leonida, kayo alisin nyo na yung takot sa inyo kasi tutulungan kayo ng pulis, tutulungan kayo ni bro, at nandito din ako, handang tumulong. Okay? Basta alamin nyo lang yung mga numero ng importante sa pulis, kay bro, malaking bagay na yan. Pag may napaghihinalaan kayo dyan, nagdududa kayo sa mga paligid nyo,
pwede nyo na itawag sa pulisyan, kay bro, apa? Ha? Kayong matakot. Biktima na kayo, kayo pa matatakot. Mali ata. Bro, kausapin kita sa messenger, ha? Yes. Kaabilino, abogado, nagsisimula pa lang po tayo ng laban. Mas magadalas tayong mag-uusap, closely coordinated tayo sa pagtulong. Anytime, bro. Kay Johnny Perry Medida. Makakatulong sa kapwa. Maraming salamat at may mga katulad ninyo, Kaabilino, abogado, na nabanggit ko nga kanina, ang inyong professionalismo, ang expertise, ang karanasan at galing talino ay ginagamit ninyo po sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Lalo't higit sila na mga pinagkaitan ng katarungan, sila na naghahanap ng hustisya. Ang inyo pong lingkod, Tirso Nieva Paglikawan, sa programang OFW Servicio at Kooperatiba sa tanghalang Media House Express, nagpapasalamat po sa gabay patnubay ng Poong May Kapal at sa inyo po mga taga-suporta sumusubaybay. Maraming salamat po. Inyon natunghayan ang isang oras na pagsahim papawid sa pamamagitan ng social media, ang programang OFW Servicio at Kooperatiba na nakalaang lumaban, magbibigay proteksyon at promosyon sa mga kagalingan, kapakanan at interes ng mga manggagawang Pinoy na nasa ibang bansa. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaservisyo sa taong bayan. Media House Express, home of